criminal do banal. Teenager pa lang noon si Jeng nang magsimulang magbulakbol. Kwento niya, ito'y bunga ng pagre-rebelde daw niya sa kanyang nanay na hindi man lang daw pumunta nang gumraduate siya ng elementarya. Galit sa puso ang dahilan ng kanyang biglaang pagbabago sa buhay. Gumraduate ako, wala kahit isa sa pamilya kong pumunta sa school. Tapos po? Ayun, yung nagsabit sa akin dun yung inanay nung kaibigan ko. Kapag umiikot sa bahay, walang ano, walang handa. Dun, parang nag-ano yung isip ko. Wala pala akong kwentang tao. Yun yung naramdaman ko, yung sobrang galit na galit ako sa mama ko. 13 years old pa lang noon si Jeng nang maging laman siya ng kalsada. Napasama sa mga gang, nalulong sa samot-saring bisyo. Hanggang natuto na rin magnakaw, manlamang ng kapwa, at napariwara na nga ang buhay. Talansangan na ako, doon ako ano, masaya sa mga tropa, ganun. Talagang gabi-gabi, nasa jeep kami, tapos lalabas kami ng madaling araw, maghahanap kami ng mga susungkit, mananakaw. Pag may nakasalubong ako na bata, kukunin ko yung sombrero, kukunin ko yung pera niya, bibuntalin ko para makuha ko yung mga bagay na yun. Dahil sa pagkakalulong sa bisyo, maging ang sariling pamilya ni Jeng ay pinagnanakawan na rin daw niya noon. Kung ano yung makuha ko sa bahay, ang ano sa akin nun, si mama ko talagang kung ano yung makita ko sa kahit yung mga ikaw-ikaw niya, hindi ko alam kung peke o tunay, kinukuha ko talaga yung mga yan. Binibenta ko, pambisyo. Ni Jeng ng edad na 18, nakulong siya dahil sa kasong attempted homicide. Pero nakalaya din dahil nagbayad ang pamilya niya ng malaking halaga bilang danyo sa kanyang biktima. Pumunta kami sa, ano, sa Paliparan, sa Marikina. Maikipiesta kami. Yung mga kasama ko, marami palang kalaban. Pagtingin kong gano'n, nagkakarait na sa likod. Yung isa kong kasama, labas na yung bituka. Naagaw ko yung patalim niya. Sakto naman nung ako na yung umaatake, dumating na yung mga pulis. Ang salag niya, puro sa kamay. Matapos makapagpiansa, nagdesisyon si Jeng na magpalamig at magtago muna sa Pampanga. Dito nagtrabaho siya sa isang talyer. Pero imbis na magbagong buhay, muli na naman siyang bumalik sa bisyo at naging pasaway sa ikalawang pagkakataon. Bukod sa ipinagbabawal na gamot, nalulong din si Jeng sa kasino at paglustay ng perang kinikita. Pinakilala pa rin ako mga tao doon na involved pa rin sa mga drugs. Yun, nagbalik ako. Laro ako ng kasino, bakarat, ubos talaga. Pati yung motor ko doon ay sanla ako. 2016, nang iludsad ang Opland Tokham sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng programa na masugpo ang problema ng bansa sa droga. Naging kontrobersyal ito dahil sa kaliwat ka ng issue ng patayan. Dahil dito'y naisip ni Jeng na sumuko na lang kaysa bumulagta na lang bigla siya sa kalsada. Dito sa lugar namin, talagang lahat ng mga kaibigan ko, pinatay na, pinagbabaril. Yung binibilan ko, binaril. Tapos, nanginig na rin ako sa takot. Doon na ako sumurender. Kinausap ko yung isa sa kagawa dito sa lugar na to. Noong time ni Presidente Duterte, nung pinasurrender yung mga gumagamit ng droga, at lumapit po siya sa amin na gusto niya magbagong buhay. Sa kanyang voluntaryong pagsuko, ano kaya ang nangyari kay Jeng sa mga kamay ng mga otoridad noong kasagsaga ng Opland Tokham? May pag-asa pa kaya si Jeng magbago o panghabang buhay na siyang sakit sa ulo? Alamin lahat ng kasagutan sa kanyang totoong kwentong buhay sa pagbabalik ng Rated Korea. Sumayin ha. Nang mabalitaan ni Jeng na isa-isa na sa kanyang mga kaibigan daw ang namamatay sa umano'y tokhang, dito niya naisip ang sumuko. Dito sa lugar namin, talagang lahat ng mga kaibigan ko, pinatay na, pinagbabaril. Nanginig na rin ako sa takot. Sumailalim si Jeng sa rehabilitation sa loob ng 3 buwan.
Kaya magtuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ni Jeng. Pagkalabas niya ng rehab, ay ipinadala siya ng kanyang pamilya sa kanyang ate na naninirahan sa Japan. Doon kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. At ang perang kinikita ay pinadadala niya sa kanyang mag-iina dito sa Pilipinas. Sobra akong nahirapan talaga yung nag-cleansing na ako ng todo. Ang daming lumalabas sa katawan ko na kung ano-ano. Pagkatapos ng 9 na buwan na paninirahan sa Japan, hindi na nakayanan ni Jeg ang pangungulila sa kanyang asawa at anak. Kaya napilitan siyang bumalik ng Pilipinas. Rami. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, sinubukan naman niyang mamasada ng jeep na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Pero kasabay lang kanyang muling pagsabak sa kalsada ay ang muli niyang pagbalik sa paggamit ng droga. Sa pangatlong pagkakataon, naging pasaway ulit si Jing. Rami. Kaya para mapigilan ang muli niyang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, napilitan ng kanyang pamilya na ibenta na lang ang jeep. Nabalik na naman ako sa bisyo. 80% napupunta sa drugs, 20% lang sa pamilya ko. At kasabay ng kanyang pagiging addict sa droga ay ang pagdating ng mga problema at pagsubok sa kanyang pamilya. Dahil wala siyang trabaho, ni panggatas ng anak ay wala siyang maibigay. Dito na unti-unting natauhan at naliwanagan ang isip ni Jeg. Ayun na yung time na talagang dapa talaga ako. Down na ako dyan. Yun na yung panahon na umiyak yung anak ko, wala akong maibigay. Ang binibigay ko tubig. Napakasakit. Pag naalala ko, kasi sinakalo nagbibigay emotional ako dahil ito yung parts ng buhay ko talaga na tinatako sa isipan ko. Magbalik loob ka sa Panginoong Diyos upang ang iyong landas ng lalakarin ay maging saya. Sa pagkikita nila ng dating kaibigan, nagulat si Jeg nang malaman na isa na pala itong pastor at balak siyang hikayatin na makinig din ng mga salita ng Panginoon. Tila tapik ito ng Diyos kay Jeg at sa kahuli-hulihang pagkakataon, nagdesisyon na siyang magbago at tuluyan ng ituwid ang landas. Naisip niya na may plano pa ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa tulad niyang adik at kriminal. Sabi ng John 14:6, Jesus Christ ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makakapasok sana kundi sa pamamagitan niya. Yun yung unang verse na nabasa ko. Punong-puno ako ng hinagpis, ng problema, stress. Parang biglang bumukas yung puso ko. Bigla ako nagkaroon ng saya. Hindi ko ma-experience sa sarili ko. Buhay ko rin yung buhay niya. Kaya hindi ako masyadong hesitant na lapitan siya. Pwedeng i-reject niya o pwedeng tanggapin niya kung ano sinasabi ko. At siguro time na rin ng Panginoon yun na makakilala siya. So, sinare ko sa kanya kung sino si Jesus, kung ano pwede gawin ng Panginoon sa buhay niya. Nagulat ako dahil sa open yung heart niya. Magulol na lang siya. Pagkatapos makarinig ng salita ng Diyos, animo'y isang bagong tao na si Jeg. Nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho. Dito unang naghimala ang Panginoon sa kanyang buhay. Nang maipasa niya ang drug test na requirement para sa kanyang papasukang trabaho. Sabi, first time yung nangyari ng ganito. Nag-negative sa marijuana ng 1 month. Sabi ng ganun. Ngayon, yun nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Talaga napakabuti niya. Ang pinagsisisiyan ko, nagtampo ko kay mama. Kaya sabi ko siya ng ipeso, igalang mo ang iyong ama't ina na may kalakit na pangako, giginawa ang buhay mo dito sa lupa. So yun, at inakpan ni Satan yung isip ko. Tiniglaruan niya ako. Pero salamat sa Diyos dahil pinilaya niya ako. Taon matapos makilala niya ang Panginoon, isa na rin ganap na pastor ngayon, si Jeg. At ang kanyang mga pinapangaralan ng Diyos, mga taong PDL o Persons Deprived of Liberty, na tulad niyang dati na nalihis din ang landas. At ang payo ni Jeg sa mga tulad niyang nabilanggo sa bisyo at nalihis ng landas. Surrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Akala mo malakas ka pero hindi mo kaya. Kung sarili mo lang lakas, wala kang pag-asa. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, makikita mo yung kaliwanagan. Sa pagiging pastor, tumatayo din siyang coach ng isang basketball team sa kanilang lugar.
karalakihan ang kinikita, ay nakapagpundar na rin si Jeg ng kanyang sariling bahay. At hindi tulad dati, ngayon ay naibibigay na niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang dating naligaw ng landas, ngayon may direksyon na ang buhay. Sabi nga sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Pero para kay Pastor Jeg, baliwala ang pagsisisi kung hindi mo naman sasamahan ng tunay na pagbabago.